Ngayong kaliwat kanan na naman ng mga handaan, nagpaalala ang isang grupo na huwag mag-aaksaya ng kanin, lalo't milyong-milyong sako ng bigas ang nasasayang sa bansa natin kada taon. Ang sinusulong naman ng Agriculture Department, mag-alok lahat ng kainan ng half rice serving. Nakatutok si Bernadette Reyes. Talaga namang mapapasarap ang kain mo kapag may only rice sa restaurant o karinderya. Pero ang ending minsan, nasasayang lang ang hindi na maubos na kanin. Sa restaurant na ito nga, isang plastic na puno ng kanin ang nasasayang kada araw. In everyday po natin, meron po talagang kahit papano is like mga half rice or minsan one fourth. Sa isang pag-aaral naman, lumabas na humigit kumulang 6.5 gramo ng kanin ang nasasayang ng isang Pilipino kada araw. Bagamat mahigit isang kutsara lang yan, pag pinagsama-sama, aabot yan sa 255,000 metric tons na bigas sa buong taon o katumbas ng mahigit 5 milyong sako. So pag pinagsama-sama po natin yon sa lahat ng population during that year, kaya niya magpakain ng 2.79 million Filipinos for a year. Si Nanay Rosie, sumasama ang loob kapag nakikitang may natitirang kanin. Ayoko po, nagagalit ako pag dinuubos. Sabi ko, pagkakain kayo, yung kaya nyo lang ubusin. Para maiwasan ng food wastage, sinusuportahan ng Department of Agriculture ang programang magkaroon ng half rice na serving sa mga restaurants at karinderya kagaya nito. Gusto talagang i-revive, for the record, gustong i-revive ni Secretary yung bill na ma-offer yung half rice. For example, yung 255,000 metric tons at 43 pesos per kilo, that will translate to about 3.6 billion pesos worth ng bigas annually. So malaking pondo yun. Sa ngayon, ayon sa PhilRice, may 47 na local ordinances kaugnay ng pagbibenta ng half rice sa mga kainan. Pero target daw ng kampanya na maging nationwide ito. Kahit sa government agencies muna, bago magkaroon ng executive order para isulong ang pagbibenta ng half rice sa mga kainan sa buong bansa. Pabor naman ang mga nakausap kong suki ng mga kainan. Sakto lang po sa tiyan mo, hindi sobra. Karamihan sa resto, dami talaga na iiwan mong nani. So, sayang, natatapon po yung pagkain. Pero habang wala pang EO, payo ng PhilRice, lalo ngayong kaliwat kanan na naman ang mga handaan at reunion. Hindi sana tayo maging takaw mata and sana kumuha lang tayo ng pakonti-konti. Habang may nasasayang na pagkain, umaaray naman ang mga consumer sa mataas pa ring presyo ng galunggong kahit pinayagan ang pag-angkat ng 38,000 metric tons na isda. Umaabot sa 300 pesos na ang kilo nito batay sa monitoring ng Agri Department sa ilang palengke. Nakaapekto ang pagbabawal sa paglalayag dahil sa mga nagdaang bagyo. Definitely talaga nagkaroon ng reduction ng volume ng huli noon. Plus, marami rin yung nasira. Yung reported nga ng almost more than 2 billion yung reported damage sa fisheries. Nakadagdag pa ang closed fishing season. Pero ang kagandahan kasi nito, yung tinatawag natin na availability na hindi nawawala ng supply doon sa ating mga palengke. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.